Merry Christmas mga kaaldab! May bago na naman po tayong latest update! Well, bago po natin simulan ang kwento sa Batang Makulit, tignan po muna natin ang 100 ASEAN Sweethearts 2019. Napakabilis po ng pag-arangkada ni Maine Mendoza mga kaaldab. Biruin mo, pasok agad siya sa 27 finalists. Nakakataba ng puso mga kaaldab, kasi kahit na napakarami pong issue na ibinabato kay Mengay, lalong lalo na po sa Mission Unstoppable na movie nila na hindi puro magkiklik dahil nga po sa ginawa ni Mike Tobiera, at pati daw si Bossing po ay nagtampo sa kanya dahil sa ginawa para kay Mengay, ganito pa rin po ang pagmamahal ng mga main fanatics kay Mengay na pilit pong inaangat sa number 27. Biruin nyo, nakaraan lang nasa ilalim yan, bigla na lang pong umaarangkada. Biruin nyo mga kaaldab, hindi po siya nagpapahuli sa mga international na sweethearts. Yan po ang kagandahan mga kaaldab, na marami po talaga, at patunay po mga kaaldab na maraming nagmamahal kay Mengay, na taliwas po yan sa sinasabi po nila na humina na po o wala na ganong fans daw po si Mengay dahil sa ginawa niya. Pero dito mga kaaldab, pinatunayan nyo sa buong mundo na mas marami pa rin po ang sumusuporta at nagmamahal po kay Mengay. Well, puntahan na po natin ang pinaka main topic mga kaaldab. Ito po ayon po sa mga aldab soko na nagbibigay po sa atin ng update, talaga naman pong nakakatuwa dahil first time po raw ni batang maliit na magbakasyon sa ibang bansa. At alam nyo po ba mga kaaldab kung sino ang nag-ayos ng mga papeles ni Batang Makulit? Walang iba mga kaaldab kundi si Nanay Dab. Kaya handang-handa na po raw ang isusuot ni Batang Makulit sa pagpunta niya. O siguro naman po alam nyo na nasa Korea na po ang Batang Makulit at ilang araw na po sila roon mga kaaldab. Ito yung patunay natin mga kaaldab na talagang pagdating po sa Ninja Move wala pong makakatalo. Kaya enjoy na enjoy po raw ang pamilya ni Richard Folkerson Jr. sa Korea mga kaaldab. Ito po yung patunay na kahit napakaraming post hindi naman po kayo sigurado o wala naman pong nakakasiguro na yung pinopost po nun naganap na. Lalong lalo na po yung napanood nyo sa unang hearing, taping na po yun. Kumbaga na interview na po yun ilang araw bago siguro may palabas, delay na po. At ang mga photos po na naglalabasan dyan, alam nyo naman po kung kailan siya kinuha. Wala naman pong eksakto na sinasabi po nila na naandito na po sa Pilipinas si Menga o si Mengay at si Tisoy. Di po ba? Alam nyo naman po mga kaaldab na marami pong tao ang naiinggit at pilit na binabagsak ang aldab. Ito lang po mga kaaldab, masasabi ko sa inyo na napakagaling po mag ninja moves na ni Mengay mga kaaldab. Although nagpo-post po siya sa Twitter, para nga po malaman nila na nasa Palawan po, pero wala po talaga sa Palawan si Mengay. Dahil nga po alam naman po na pupunta po siya o kasama niya po si Batang Makulit. Well, ito po yung patunay natin na hindi po talaga nalalaman ng ibang tao kung papaano nakakaalis
at nakakarating po sa Pilipinas si Bengay. Bibigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa sa mga hindi pa po nakakaalam at sa mga hindi pa po nakapanood ng video na in-upload natin. Si Bengay po ay di buwa pumunta ng Amerika at lagi po sinilang sinasabi na kasama po si Nevermind, pero wala naman pong picture. Isang linggo makalipas po siyang pumunta sa Amerika, eh wala pong nakakaalam, kundi lang po sa picture ng flight attendant na kumuha kay Bengay, eh hindi pa po natin malalaman na nasa Amerika po siya. At eto pa mga ka-aldab, eh nag-post po o sumigaw po ang isang fans na nakita sa cellphone si Bengay ni Alden Richards. At kinabukasan po mga ka-aldab, eh nasa Itbulaga na po at magkasama si Richard Polkerson Jr. at si Nick Comey. Ito mga ka-aldab ang patunay na wala man lang nakaalam o wala man lang nakakita na dumating na pala sa Pilipinas si Bengay. Nung dumating po sa Pilipinas si Bengay, marami pa pong picture na nagsasabi o nagpapakita na andun pa raw po sa Amerika at kasama si Nevermind. Hindi po ba mga kaaldab, dito pa lang po malalaman nyo na napakagaling naman po ni Bengay mag ninja move. Kaya hindi po nakakapagtataka kung hindi po nyo nakikita o wala po kong update kay Bengay. Dahil kung nandito lang po yan, eh madali na po nating makukunan. Dahil alam nyo naman po na hindi lang po international ang nagmamahal kay Bengay. Buong Pilipinas po mga kaaldab, lalong lalo na po yung mga taga Palawan na nagtatanong pa po sa atin kung saan po daw part ng Palawan nandun si Bengay. Well, sa totoo lang po, mahihirapan po kayo. Dahil alam nyo naman po na wala doon. Parang nasa Amerika mga kaaldab, nag-chat sa atin yung team abroad at ang sabi niya, Mr. Destiny, saan ba part dito sa Amerika? Bakit parang hindi namin nakita? Yung mga time na yon mga kaaldab, eh nakaalis na po pala ng Amerika sila Bengay. Late post na lang po talaga nila, kaya bihira po talagang mahuli. Kumbaga bago nila ipinupost yun, eh tatlong araw o apat na araw. Kaya hirap na hirap po ng ating mga aldab troko na makita o masilayan man lang si Bengay. Kasi ganyan po talaga siya kagaling magtago. Liban lang yung pupuntahan niya, eh talagang makita siya ng talagang true-blooded aldab nation. Pero ang problema mga aldab, at lagi ko pong sinasabi sa inyo na bago po yan magpa-picture, kinakausap po muna niya ang mga taong pinipicturan na pwedeng wag nang ilabas kung makita man nila si Tisoy nakasama. Dahil marami po talaga nakakaalam. Dahil may mamis at titas po na nagsabi sa atin na Mr. Destiny, totoo po lahat ang sinasabi ninyo na minsan nakita namin magkasama. Nung picturean po namin, nilapitan po raw sila ni Alden Richards at sinabing, pwede pa mga mamis, wag nyo na pong ipost ang nakuha nyong picture. Gawin nyo na lang po yan, ay ilagay nyo na lang po yan sa wallet ninyo para lagi nyo po kaming nakikitang magkasama. Kasi kapag ka pinost po raw yun sa Facebook, Instagram, Twitter, eh pagpiepestahan po sila. Lalong-lalo na po ang mga taong may galit sa kanila na gusto po siyang masira o magdemanda ng GMA 7. Kaya nga po ang mga mamis ay hindi na po nagawang ipost yun. Bagkos na itinago na lang po nila para maging souvenir na minsan nakita po talaga nilang magkasama sila Tisoy at Bengay, na doon po lagi silang kumakapit. Kaya nga po hindi po nauubos o lalo pa pong dumadami ang mga mamis at mga senyor na nagmamahal po kila Bengay
at kay Tisoy. Hanggang dito na lang po ang update natin, mga Kaldab. Uulitin ko, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana po ay maligaya ang Pasko nating lahat. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.